Hi, this is Wang. Welcome to my YouTube channel. So sa video natin ngayong araw, ituturuan ko kayo kung paano mag-edit ng picture. So, yung gagawin natin is yung usong-usong drip effect na nakikita nyo sa Facebook. Madali lang gawin yon. So, ginagawa yon gamit ang PicsArt. So, kung curious kayo kung paano ginagawa yon at interesado kayong matutunan, keep on watching. Ayan, so gaya na sinabi ko, PicsArt. Ayan, so meron na tayong PicsArt na naka-download dito sa ating cellphone kasi ginagamit ko ang PicsArt kapag ako ay nag-e-edit ng aking thumbnail. So, matagal ko na siyang gamit. So, gagamitin natin ngayon ang PicsArt hindi sa thumbnail but sa ibang paraan. Okay? So, yung PicsArt ay nada-download sa App Store. So, pindutin na natin. Okay, kung mapapansin nyo, meron naman siyang simple tutorial dito sa PicsArt. Yan lang, hindi siya masyadong detalyado. So, i-detalye natin ngayon yan. Okay? So, ayan. Ang una natin gagawin, ako, ang una kong ginagawa is, naglalagay muna ako ng background. Okay? Naglalagay ako ng background kasi yun yung paraan na mas dadalian ako. Pwede rin naman na mag-start ka agad dun sa picture. Pero ako, mas gusto ko nag-i-start sa background. Okay? So, ang susunod mong gagawin, magdadagdag ako ng picture. So, meron na ka mga recent photos. Pero ngayon, kung wala sa recent photos yung picture mo, yung recent na yan, pindutin mo. And then, lalabas yan yung iba mong folder. So, yung folder kung nasaan yung picture na gagamitin ko, ay nahandun sa Facebook. Okay? So, pipindutin natin ito. Ayan. Okay. So, ngayon, ang susunod natin gagawin ay tatanggalan natin siya ng background. Okay? Para matanggalan mo siya ng background, okay, punta ka sa free crop. So, ngayon, meron kang makikita dyan, person, face, hair, head, background. So, ibig sabihin, depende sa'yo yan kung alin dyan yung ititira mo. Yung buong tao ba, yung mukha lang ba, buhok lang ba, ulo lang ba, or yung background lang ba. So, syempre, kailangan iwanan ko yung sarili ko. So, yung person ang pipindutin ko. So, kung mapapansin nyo yung napulahan, medyo may kulang at meron namang lumagpas. Katulad dito. Okay, so dahil nagkaroon ng red yan, ibig sabihin, nasama yung background na nahandyan. So, inassume ni PicsArt na kasama yung background dun sa tao. So, buburahin natin ngayon yan. Ayan, kasi pangit naman kung kasama siya, no? Okay. Ayan, ngayon naman, kung meron kang gustong isama na hindi nasama, pupunta ka ngayon dito sa brush, ayan. Tapos, kukulayan mo lang ng red yung mga naiwan. Okay? So, ganun lang, parang magbubura ka, magkukulay ka, magbubura ka. Ayan. So, medyo mabusisi. Pero, madali lang naman, no? So, kung medyo nahihirapan, kaliitan mo yung size. Okay, nung pambura. Tsaka nung pang sulat o nung pang color ng red para mas detail. Okay, by the way, buburahin mo yung gamit lang ang daliri mo. Ayan. So, pipindutin mo yung arrow na nasa right. Ganyan ang itsura niya. Okay, kung okay na yan sa'yo, isave mo na. Kung hindi yan okay sa'yo, back ka. Pipindutin mo yung arrow left. Pero ako, okay na sa'kin yan. So, save. Ayan. So, ngayon, pinili kong lagyan muna ng background kasi ayoko na nung labas pa ako ng labas ng PicsArt. Okay, pwede kasi yan, isave mo, tapos balik-balik ka. Ako kasi, gusto ko na lang siyang pagpatong-patungin. Okay, pipindutin ko yung plus sign dito at magdadagdag ako ng sticker. So, kung gusto mo maghanap ng iba't ibang klaseng sticker, puntahan mo tong discover. Ayan, at itype mo dyan yung gusto mo. Okay, pero ako, meron akong prefer. Okay, so meron na akong recent na ginamit kasi medyo matagal yung internet connection so naglo-loading. So, punta na lang ako dun sa mga recent kong ginamit. Okay, pero kung gusto mong maghanap ng iba't ibang picture, punta ka sa Discover. Okay, dito ako sa recent. Okay, so ito yung ginamit ko, itong square na to. Ayan. So, kung mapapansin mo, nasa ibabaw siya. So, hindi siya dapat nasa ibabaw. Okay, so hindi ko makita kung meron ditong send to front or send to back. So, wala akong nakikitang ganun. So, ang gagawin natin, aalisin natin ngayon itong picture. So, ititira natin yung background. Okay, inalis ko yung picture kasi nakasave naman na yan sa sticker. Okay, so add natin uli, sticker,
Pupunta tayo sa My Sticker. Ayan. So, dito tayo sa Cutouts. Ayan. So, kung medyo loading, tanggalin mo yung internet connection kasi nakakapagpabagal siya. So, kunin natin to. Ayan. So, kung makakapansin nyo, nandyan na siya. Okay? So, ipapatong natin siya. So, depende sa'yo kung gaano mo kalaki siya gustong ipatong, kung gusto mo siyang ihusto dun sa loob ng background. Pero ako, hindi. Hayaan ko lang siyang ganyan. Ayan. Ngayon, lalagyan natin niya ng effect kasi parang hindi siya nagbe-blend dun sa likod. So, para malagyan mo siya ng effect, pupunta tayo ngayon dito sa effects. Ito yung FX. Ito. Pipindutin mo yan. So, maraming effects na po pwede dyan. Pwedeng, ayan, yung may corona na yan, ibig sabihin kailangan pro version. O, wala tayo, nasa free version lang tayo. So, ang favorite kong ginagamit dito is itong Magic. Ayan. Diyan ako sa Magic. Pero marami naman dyan. Pero ako sa Magic. Kasi dito yung may parang cartoons. So, dalawa yung common na ginagamit ko dyan. Itong Bloodlands. Ayan. Kaya lang medyo tsakang itsura natin dyan. So, para mag-blend dun sa background, itong rainbow ang pipiliin natin. Ayan. So, yung rainbow natin, kung mapapansin nyo, mukha talaga akong rainbow at hindi na ako makilala. So, i-adjust natin yan. Pipindutin mo uli yun at may lalabas. Okay. So, ipe-fade natin siya. Okay. Para safe, dito tayo sa 50%. Pero, kung gusto mong mas light or mas dark, i-ano mo lang. So, okay na ako siguro sa 50% para nasa gitna. Okay. Then, click natin yung check. Ayan. So, medyo nagbe-blend na yung color niya dun sa ating background. So, pagkatapos niyan, ipapasok na natin yung drip effect. Okay? So, ang susunod natin gagawin, mag-add ulit tayo ng sticker. Ayan. So, kung mapapansin nyo, maraming lumalabas na sticker. Ayan. Punta tayo dito sa hashtag black drip. Pero, kung hindi nyo bet na dyan pumunta, pwede nyo siyang isearch dito sa taas. O, type nyo black drip. Ayan. So, makikita nyo siya dyan, no? Pero wag na nating pahirapan ang sarili natin kasi nahandito naman na siya. Maraming black drip na makikita ka dyan, pero hindi lahat yan ay pupwede. Yes, kasi nung tinesting ko siya sa kanina, yung ilan dyan or karamihan dyan hindi gumagana. Gagana siya kung meron ka pang ibang gagawing step. Pero doon tayo sa pinaka-basic. So, ang pipiliin mo dyan, okay, alin? Etong mga... Eh ba, katulad nito, yung mga may square or yung nakapasok sa border, katulad nito, nito. Okay, hanap pa tayo ng may ganyan. Dalawa lang ba? Okay, so far, ito, ayan, border. So, kapag hindi nakapasok sa loob ng border, ibig sabihin, hindi mo pa siya basta magagamit ura-urada. Okay, so dito tayo sa magagamit na natin kaagad. So, pili tayo. So, ito yung piliin natin. Ayan. Ayan. So, ang gagawin natin, ipapatong natin siya dito sa ilalim. Ayan. Papatong natin siya dyan. Pwede mo siyang i-rotate. Ayan. Okay, pero wag muna natin pag-isipan yon. Okay, so para malaman mo ngayon kung ano yung, kung i-rotate mo ba siya o i-flip mo ba siya, okay, alisin na natin ngayon yung pinaka-itim. Okay? Kasi black drip ka, itim siya. Okay? So, ngayon, pupunta tayo sa blend. Ayan. So, dito sa blend, meron kayo makita normal. Ayan yung normal. Screen. Ayan. Multiply. Lighten. Ayan. So, sa screen at lighten, pareho siyang gumagana. Okay? Pero, ayan, mas bet ko yung lighten. Lighten talaga yung ginagamit. Okay? Ayan. So, kung mapapansin nyo, napuputol siya, no? Napuputol. So, ang gagawin natin, medyo paiiksiin natin. Ayan. So, pwede naman natin siya i-adjust. Ayan. So, pwede mo siyang iganun. Ngayon, pwede mo ring lakihan yung litrato mo. Ayan. Para mas mag-blend siya ng maayos. Okay? Ngayon, kung yung katulad niyan, hindi masyadong beautiful, pwede mong palitan. Ayan, pwede mong palitan. Palitan natin. Kasi hindi siya masyadong beautiful. Okay, so balik tayo sa sticker. Ano ba yung ginamit ko kanina? Yung recent.
Ito pala yung ginamit ko. Ayan, hindi kasi siya masyadong beautiful doon. Okay? So, ito. Okay, blend natin. Ayan, pwedeng screen, pwedeng sa lighten tayo. Okay. Yun nga lang, kapag ganito pinagpatong-patong, medyo mahirap kasi gumagalaw-galaw. Pero ako kasi, okay na sa akin yung ganyan. At tsatsambahan mo na lang. Okay, titingnan mo, tatansyahin mo kung nasaan yung mga litrato. Ayoko kasi nung pa-save-save. Pwede kasi yon isa-save mo palagi, tapos balik ka uli sa umpisa. Okay, so adjust-adjust tayo. Ayan, so na-i-adjust ko na siya ng ayon sa gusto ko. Ngayon, depende pa rin sa inyo yan kung paano siya i-adjust ng maayos. Pero para sa akin, medyo okay na yan. Pero mas makakagawa pa kayo ng mas maganda dyan. Ayan, so pindutin natin yung check. Ayan, kasi okay na ako dyan. Okay, yun ang problema ko dyan kasi hindi to pro version. Kaya hindi ko mapindot-pindot yung check. Ayan, no? Hindi siya nagsisave. Ibig sabihin, meron akong nailagay dyan na hindi po pwede sa free version. So, pagka ganyan yung nangyari, simple lang gagawin nyo. I-screenshot nyo yung nasa screen. Siyempre, kaya nga screenshot. So, i-screenshot natin. Okay. So, pag na-screenshot nyo siya, mag-exit kayo ulit. So, discard. Okay? Balik kayo sa umpisa. Yan. Pagka hindi nagsisave, ibig sabihin, meron kang naisama na hindi kasama sa free version. So, plus ulit. Plus sign. Then, balikan mo yun, no? Nakalagay dito. Sa all photos, nakita nyo, lumabas naman siya, di ba? Eto, pindutin nyo yan. Yan yung ginawa nyo kanina. So, kung mapapansin nyo, ayan, meron siyang ano, dahil screenshot nga siya, no? So, ang gagawin natin, ika-crop natin siya. So, pipindutin natin yung tools. Okay? So, crop. Okay, crop natin ang square. Hanggang sa makuha lang natin yung kailangan natin. Ayan. So, utakan lang yan. Okay? So, susunod, para mas maganda-ganda yung quality, punta tayo ng tools. Okay, i-re-resize natin siya. Kasi ang size niya ay 1040 by 1040. So, taasan natin, siguro gawin natin 2,000. Ayan. So, ngayon, medyo maganda-ganda na yung resolution niya. Okay, magdagdag tayo ng sticker. Ngayon, depende sa inyo kung ano yung gusto nyong idagdag. Marami kayong pwedeng pagpilian dyan. Okay, so pwede kayong pumili ng, ayan, ng corona, ng halo, kung ano yung gusto mo. O, halimbawa, gusto mong maglagay ng crown. Ayan, so pipili ka lang dyan ang gusto mo. Siguro, maglagay tayo, ano bang crown ang magandang ilagay? Gusto ko kasi yung simple lang. Ayan. Ano nga ba yung ginamit ko kanina? Ayan, so ito na lang, ayan. Kahit medyo tsaka. Hindi bagay sa akin eh, no? Okay, alisin natin yan. Kunin natin yung kanina na ginamit ko. Punta tayo sa sticker. Balik tayo. Punta tayo sa recent. Okay, ito yung ginamit ko. Yung simple lang. Ayan. Ayan. Oh, hindi pa rin ako masyadong beautiful dyan, pero hindi na siya OA. Ayan, at least okay-okay na. So, marami ka pang pwedeng gawin dyan. Actually, check natin uli ah. Pwede mo pa yung lagyan ng mga glitters, pwede mo maglagyan ng flowers, ayan, pwede yon. O kung medyo maarte-arte ka, okay, punta ka sa brushes, ayan, bawa, ayan, o, ayan, pwede mo mga idagdag yung mga yan, yan, butterfly, lagyan mo ng kinang-kinang, ayan, lagyan natin ng mga kinang-kinang, ayan, ayan, o, ayan, nakikita nyo ba? Lagyan nyo ng kinang-kinang. Pwede. Ayan. Okay. Depende sa inyo yan. Gusto nyo lagyan ng bulaklak yung labas na nalalaglag na bulaklak o lagyan nyo ng puso yung labas. Pwede. Ayan. O. Diba? Okay. O, diba bongga? So, kung okay na lahat-lahat, masaya ka na sa nangyari sa buhay mo, isi-save mo lang yan. So, para masave mo siya, pindutin mo yung arrow right. Okay? So, dahil dyan, may ads tayo. Ayan. So, pipindutin mo lang yung save dito sa baba. Save. Tapos, save picture on your device. Okay? Save to gallery. Tapos, pindutin mo uli yung gallery para sure. Ayan, mapindutin mo uli para sure pa. Alam nyo kung bakit kailangan pa ulit-ulit pinipindut dyan? Kasi minsan, hindi siya nagsisave. Okay? So, pindutin mo yung done. Ayan. So, ngayon tingnan natin kung nasa na siya. Ayun, oh, ayan. Oh, 'di ba nag-save siya.
Ayan, so gaya nga ng sinabi ko, yung share ko sa inyo ay basic lang. So para dun sa mga advanced technique, iiwanan ko na sa inyo yon. So kayang-kaya ng explore ang PixArt for sure. Ayan, so kung meron kayong mga request, any topic basta related sa channel ko, ilagay lang po sa comment section below. See you on my next video. Bye!